Isang linggo matapos na madiskubri ang sunog na bangkay ng 21 anyos na bank teller na si Mabel Cama sa isang bakanting lote sa Barangay Rosario, Pasig, nahuli na ng Pasig Police ang isa sa mga suspect, ang 39 anyos na si Randy Huavenada. Kinasuhan na siya kanina ng rape with homicide. May reaksyon ka? Ano masasabi mo? Yes, sir. Kumbaba kumbaba nun? Hindi po. Ha? Hindi po. Eh, ba't ikaw ang inuli? Ha? Kilala raw ng suspect ang biktima dahil ilang taon na umanong driver si Randy sa trucking company na isa sa mga umuupa sa bakanting lote kung saan nakatira si Mabel at kung nasaan din ang crime scene. Kinala mo siya eh, dahil palagang dumadaan ng ganyan, di ba? Opo, nakikita ko lang po para sa pangalan. Pero matasang kote sa'yo. Ayon sa pulisya, walang testigong nagturo kay Randy. Forensic evidence daw ang nagdiin sa suspect sa krimen dahil nakita ang fingerprints umano nito sa cellphone ni Mabel na narecover naman ng PNP Scene of the Crime Operatives sa tabi ng bangkay ng biktima. Nakita rin umano mga marka ng daliri ng suspect sa linoleum o yung pantakip sa flooring na natagpuan sa tabi ng labi ng biktima. Ayon sa Pasig Police, tumayo munang testigo noong unang bahagi ng pagsisiyasat si Randy. Pero bandang huli, pinagdudahan na siya ng mga investigador. Marami siyang inconsistencies at conflicting statements na nagpapatibay lang na talaga nagsisinungaling ito. Walang CCTV cameras at wala pang credible witness na makuha ang pulisya. Kaya't hindi pa nila mabuo ang kwento kung paano ang sinapit ni Mabel. There is a possibility of sexual abuse because a part of her private part, there is a contusion. We found a container of acrylic thinner which is commonly used for painting cars. But that is also a flammable substance. Dalawa hanggang tatlong suspect para ang inakanap ng PNP. Medyo nabawasan na po ang bigati. Okay. Pero mayroon pang kanyang, may kasama pa yan. Puya, magagawa lang isa lang. Okay. Ano po ang inaasahan ng pamilya mula ho sa punto na ito, ma'am? Ay, mabigyan po talaga ng hustisya ang kapatid ko. Talaga hindi po kaya. Kawawa naman po talaga yung kapatid ko. Ilang pampangalan na posibleng may kinalaman daw sa krimen ang binanggit ng suspect kanina. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.